Ano eh? Oh, ba't may nadudurog? Ah, pagpasapasahan nyo. Oh. Si Dong. Oh. Oh, nabibigay tayo ng ano? Pang 12 truck ng kalabasa. Social distancing po tayo ha. Baka mamaya mahuli tayo dyan. Bawal yan. Oh, kaway, kaway. Barangay Pilagdama, Ilocano. Barangay Pilagdama, Ilocano. Objective Strong Igorot at work. Ang gaganda ng kalabasa, puro pang export ito eh. O, babagong pitas. Oh, hindi. Pang export yan. O, inabutan ng lockdown. So, kawawa yung mga farmer. 300 hektaryang kalabasa ho yung binayaran ko para ipamigay lang sa ating mga kababayan. At syempre, tulong na rin doon sa ating mga farmer na kawawa naman, ano? Social distancing ho kayo. Nako, eh, bawal ho yan. Pag ako'y nahuli, wala na mamimigay. Kaya kung gusto nyo na magtuloy-tuloy yung pamimigay natin, sumunod tayo sa batas. Asan yung ano para sa Cavite, Yama? Dumating na si Alvin? Wala pa? Si Alvin, yung bigas. O, tapos bigyan yung kalabasa rin. Bigas tsaka kalabasa, yung mga taga GMA. Oh, yung mayor ng General Mariano Alvarez Cavite, kumpare pa naman kita, hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo, ha? Pero huwag kang mapipikon sa akin. Bakit? Yung constituent mo nandito sa akin. Ang layo, ha? Nandito ako sa Eastwood, ikaw nasa GMA, dumating dito yung constituent mo. Ah, gising-gising, ha? Gising-gising. Ah, pare, ah, baka naman nahihimbing pa yung tulog mo, ha? Huwag kang magagalit sa akin, nagsasabi lang ako. Kung gusto mo, ako mag-mayor dyan. Ha? Eh baka naman nung halalan eh puro lang kayo kwento. Lagyan niyo ng kwenta yung kwento para maganda. Ano yung kukuha na yan? Ano po to? May Win Castelo. Oh, Win Castelo. Oh, yung mga tauhan ni Win Castelo andito. Ayan. Dapat eh ilang tonelada ba kukunin niyo? 200. O, oh, 1 tonelada kulang-kulang yun. Kasi may 4 kilo dyan eh. 4 kilo, 5. O, oh, dagdagan nyo pa. 200, dagdagan nyo. Thank you. Para mas marami silang mabigyan. Eh, medyo social distancing kayo. Eto ha, tayo ho ay namimigay. Kahit nasabihin natin, in every rule, there always been an exemption if it is for humanitarian reason. Pero puta, sakit ho yung kalaban natin. Eh, ngayon, kapag ako'y hinahuli, dahil violation natin social distancing, wala na mamimigay. Gusto nyo ba yun? Oh, kaya social distancing tayo, 1 meter layo. 1 meter ang layo. Ayan, mga kababayan, 1 meter ang layo niya. Wala akong magkakadikit dyan. Kaya hindi nyo ako mabubutasan. Ayan po, sino pa yung nakakuha na? Marami na nakaalis. Nakita nyo yung kalabasa niya. Pang export yan. Napakaganda yung kalabasa niya eh. 300 hektarya yan. Pinakyaw ko lahat. Eh di million-million din yan. Kalabasa pa lang. Kaya itong isang reporter na ito, si anong pangalan nun? Ayoko nang pangalanan itong reporter na ito. Mai-stress lang sa akin ito eh. Good vibes! Babalik po ulit. Bakit? Bakit babalik? Dalawang truck po yung kanina. Magkaiba po yung lugar. Senator? Bato. Bato? Apo. Yung unang truck ni Senator Bato, puno na. Apo. Sigurado ka ba? Baka naririnig ng taong bayan yan. Baka mamaya. Meron boto ko nga. Totoo ba? Yes. Oh, yun daw ang truck ni Senator Bato, galing na rito, puno na ng kalabasa, babalik pa daw uli. Aba, ibang klase. Sana ho, maraming mabigyan. Ha? Maraming ho sana mabigyan. Red Cross, Manila chapter, saka Pasay chapter, nakakuha na. Nakakuha na. Manila chapter, saka Pasay ng chapter. Ng Philippine Red Cross. Oh. Ito naman kay Councilor Win Castelo. Pakita mo yung tapit mo to. Ito. Yan. Ito lang ilalagay nyo. Okay. Eh, Councilor, wala pala eh. Tatabunan ko ng kalabasa yung sasakyan nyo.
Maliit! Ah, ayan ang yabang. Ah, eh, mayabang ako eh. Gusto nyo ng relief? O ito, tatabunan ko kayo. Kalabasa muna. Ah, medyo malayo po, sir. Ah. Malayo, sir. Ah. Kasi baka mamaya ma-quarantine tayo dyan. Huwag kayo mag-violate sa social distancing. Thank you, sir. I think mamaya na yung video-video, magsiupo kayo, tiki-tiki sa metro layo kasi lalo tayo mapapagkakaproblema niyan. Pwede ka kung dumaan sa inyo maya-maya, walang problema. Pero dito, bibidyahon ko muna o paano mag-discarga ng kalabasa. 25 tons or 25,000 kilos yung araw ngayon ng kalabasa ipamimigay natin. At ito po yung pang-export na kalabasa. Actually po, 75 pesos per kilo dapat niya. Dahil ito po yung ginagawang powder para sa pumpkin. Hindi po ito yung nakukuha sa palengke. Kaya ibang klase siya eh. Nakita mo yung quality niya. Kaya lang, inabutan ng lockdown. Mahigit 300 hektarya. Kawawa ho yung farmer natin. Na sabi niya, sir, kahit na 13 na lang, kunin mo hanggang sa ibinaba nila ng 9. Ngayon, magbabayad ka pa ho ng tracking. So, inabot ng 13 pesos per kilo. Pero napakamura ho nun. Eh, tulong na rin ho sa ating mga kababayan. Especially sa ating mga farmer. Helping two birds in one stone. Bakit? Natulungan natin yung farmer natin na hindi mabulok yung kanilang mga pananim. At syempre, natulungan natin yung mga nasa laylayan nating mga kababayan na naglalapat ang harap at likod. Ha? Ilan yung kukunin nyo? 200. Sige lang, karga. Gaya mo 300. Ah, 200 lang ang hinihingi ang naka-allocate kay Kong Councilor Castelo. Gawin 300. Mayabang ako eh. Mayabang ako. Pagdating sa kayabangan at kayamanan, hindi niyo ako kaya kahit sino pa kayo. Medyo masakit na talaga pero panindigan na natin 'to basta para sa bayan. 'Di ba? Kung lahat ng kayabangan nyo dyan, yung mga rich kid, ay gagamitin nyo para makatulong sa ating mga kababayan, lalo na ngayon may epidemic, aba, wala sanang problema Pilipinas. Di ba? Napakarami na ito. Wala pa sa 1/4 yung nababawas eh. Ilan na yan? Sir, ilan na ito, sir? Ha? Oh, punuin nyo na lang. Ayan, punuin nyo. Sige, punuin nyo. Punuin na, ha? Punuin na. Hindi na, wala lang bilang-bilang. Punuin yung truck. Ayos ba? Up! Ikarga nyo to, nasa baba. Pogi. Baba na kayo dyan. Eto, para hindi pa kalat-kalat dito, ikarga nyo na lahat dun. Ayan. May nanggaling na ho rito, Philippine Red Cross, 2 chapter, at saka yung truck ni Senator Bato de la Rosa, galing na rito, napuno na rin ang kalabasa. Ang total pong kalabasa ang ipamimigay natin ngayong araw na to ay 25,000 kilos. 25,000 kilos. Asan ang lalagyan nyo? Andito, sir. Ha? Sumunod kami, sir. Sumunod. Sumunod kayo? Winter. Yeah. Kapitan? Noemi Viloria. Pinagsama? Saan niya pinagsama? Taguig City, sir. Taguig City. Mga taga-Taguig. Nandito na rin, oh. May taga-Pasay din. Malaki-laki yung truck ng taga-Pasay. Ilan ang naka-allocate sa inyo? 200 lang. Dadagdagan natin. 200 lang pala. Kung gaano karami ikakarga rito. Miss Beth Lopez de Leon, dadagdagan ko na ako ng bahala. Layo-layo at baka magkahawa-hawa kayo dyan. Lalo ho tayo magkakaproblema.
Sige, karga nyo ng lahat yan. Yan. Dapat ang gawin nyo sa barangay nyo, magpa-contest kayo, pinakamagaling na luto ng okoy. May premyo. Oo, di ba? Yung pinakamagaling magluto ng okoy. Aba. Gusto mo kalabasa? Social distancing kayo. Ah, ayan. At yung mga taga-Pasay, oh. Kaway-kaway sa taga-Pasay. Oh, ayan, mga taga-Pasay yun. Oh, kaway-kaway, mga taga-Taguig. Maglayo kayo, malapit dyan. Magkahawa-hawa kayo dyan. Sige, mag-violate sa social distancing, hindi ko bibigyan, ha? Kahit na may naka-allocate sa inyo. Let's not violate the law. May 300 na yan? Meron na? 300? Sige. Dito na, ito na. Ayan. May 300 na ba yan? 300 plus. Okay, sige. Karga nyo na itong lahat na to. Ayan, lahat yan. Yan, nasa baba. Karga nyo na lahat. Sabihin mo kay Winnie, pag may natira pa doon sa isang truck, magpapadala pa ako, ha? Dami, no? Ayan pa. Ayan, inalat na nasa baba. Okay, next truckload! Barangay Pinagsama, ang susunod eh. Barangay Pinagsama daw. Magsama-sama na kayo, ha? Okay, thank you. Saan tayo pong dalawa, selfie? Huwag kayong lumapit masyado, manang. Baliktad. Baliktad yung camera. Yeah, okay na. Okay. Okay, Bante! Sir, marami sa sir. Okay. Ay, baba mo na, sir. Mamaya, pagka, may isa pa kontrak eh. Pagka sumobra, alam ko marami sobra. Yan ang alam ko. Marami. Okay. Pag masyadong dikit ko. Mababiolate natin yan. Bigyan mo. Isa daw. Ayan, Hindi, paalisin muna ho natin yung truck bago natin, ano. Okay. Alright, next. Welcome. Hindi na ho sa akin, doon na lang ho kay Yama. Ako ay naka-rest day ngayon. At ako ay ano. Pinagsama. Eto, may mga taga-Pasay dito. Hey! May mga taga-Pasay, oh. Okay, sige, Huwag masyadong malapit. Huwag. At delikado. Napakarami ko hong ano, alam nyo ho ba? Isang pagkakamali ko lang. Yan ang gustong-gustong gawin ng mga kalabang ko. Ang ako'y makahon. Wala lang talaga sila magawa sa akin. Kaya dito nila ako pwedeng kasuhan. Yung anti-quarantine law. Yama. Bahala ka na dyan. Thank you po. Sige. After COVID, magkikita-kita tayong lahat eh. Pwede tayo mag-inuman pa eh. Kaway!
Kaway dito sa camera ko. Oh, kaway. Dami. Nakita nyo naman. Truck-truck na kalabasa. Tonet-tonelad ang kalabasa. Purong natural. Walang halong kemikal. Matutuwa na naman si Adan yan. Oo nga. Oh, hintayin. Arnold Clavio, hintayin mo ako Martes. Nandyan ako sa tundo ng Martes. Naku, pambihira. Ha? Martes, nandyan ako sa tundo. Naku po, Arnold Clavio. Pagka wala kang ginawa, naku, alam na dis. Ha? Tatabuunan ko kayo ng kalabasa at saka bigas dyan sa tundo. Magkakahiya-hiya na kayo dyan. Hello. Hello. Magandang umaga, o. Yes. Good morning po, sir. Good morning din. Kalabasa natin, sir. Tawanan lang natin. Ah, wala na. Ubus na. Naubos na lahat. Layo muna ako. Masyadong marami. Ayun na pala, Pasay. Naka... Ayun o, yung truck ng taga-Pasay, o. Pumipick up na, o. Di ba? O, shout out. O, ang pinamigay ho natin ngayon ay 25,000 kilos ng kalabasa. Masyadong maraming tao ron, kaya medyo lumistansya na ako, ha? Ayan o. Punta ka ron, mag-video ka pa. Mga 10 minutes, ikuti mo. Ikuti mo yung truck, bawa ka bumaba. Mamaya nito sa amin, mamaya na lang. Oo, nakaimamyama yun eh. Kakakoy ka dyan. Hingin ako ng kalabasa. Ayan. Pasay. Yun po. Buksan pa. Ayan, yung sekretary namin na si Bag. Ayan na yung pasay. Po yung sa ano? Sa... Nagsama. Nagsama. Kay Kapitan Gloria. Kapitan Gloria. Salamat po. Kay, ano, Sir, FML. Marcos. Hello. Barangay Pinagsama. Pero Ate Beth. Ate Nora to. Salamat. Nora, halika dito. Puta ka na daw. Okay na to? Oo. Sige, okay ka na? Okay na ako. Okay na ako. Kagkagan ako ng kalbasa. Sige. Hey, do, salamat. Salamat po. Naka-live to eh. Naka-live yan? Oo.
Ayan.